Magandang tahali po. Oras na para sa may init na balita. Pinanumpaan na ng isa sa mga sinampahan ng reklamo kagnay sa pork barrel scam na si Ruby Tuason ang kanyang salaysay sa ombudsman. Ang kay Justice Secretary Laila De Lima, isa ng state witness si Tuason pero under provisional status pa. Pero bago yan, bantay sarado ng mga pulis at NBI ang convoy na sumalubong sa pagdating ni Ruby Tuason. Sa higpit ng seguridad, hindi nakalapit ang media para makuna ng paglabas ni Tuason. Balitang hatid ni Von Aquino. 2:49 ng madaling araw nang dumating ang convoy ng NBI sa NAIA Terminal 2. Maliban sa dalawang hagad, binubuo ang convoy ng 11 sasakyan kung saan dumiretso ang 8 sa parking lot malapit sa runway. Naghintay naman ang 3 kabilang ang isang 6x6 na truck lulan ang mga tauhan ng Philippine National Police. Pasado alas 3 ng madaling araw, lumapag sa NAIA Terminal 2 ang flight PR-105 mula San Francisco. Sa higpit ng seguridad, hindi nakalapit ang media kaya't hindi nakuna ng paglabas ni Tuason. Makaraan ng isang oras, umalis ang convoy na unang inakalang didiretso sa National Bureau of Investigation. Si Tuason ay dating Social Secretary ni Pangulong Joseph Estrada. Sa reklamo ng DOJ, siya umano ang tagapamagitan ng opisina ni Senador Jinggoy Estrada at ang mga umano'y questionableng NGOs ni Janet Napoles. Maliban dito, inirereklamo rin siya ng plunder at graft kaugnay ng Malampaya Fund. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Dennis Manalo, sariling desisyon ni Tuason ang bumalik sa bansa upang magbigay ng testimonya. Doon pong sinumpang salaysay niya, nagsasabi po yan ng katotohanan ng mga detalye nung naging partisipasyon niya sa PDAF o yung pork barrel scam at yung pong Malampaya fund scam. Determinado po si Mrs. Ruby Tuason sa kanya pong hangad na maglahad po ng katotohanan. Hindi na muna idinetalye ni Manalo ang laman ng affidavit ni Tuason. Right now, we are in the process of formalizing and legalizing the documentation, particularly the sworn statement that has already been executed by Mrs. Ruby Tuason. The formalization process will happen today. Particularly this process of making sure that her statement is voluntary and under oath. Von Aquino, GMA News.